Pero yun nga lang, kulang sa init siguro. At dahil sa tagal nitong nakatalungko sa loob ng kulungan, hindi na rin ito makalakad. Dahil dito, kinailangan na itong kargahin pababa ng bundok at isakay sa chopper. Bagamat hindi masilayan sa mukha ni Alonis ang kagalakan dahil sa kanyang natamong bagong kalayaan, ang kanyang mga kapatid at kabarangay ang nagpahayag ng katuwaan. Dahil sa pamamagitan daw ng TV5 ay mabibigyan ng kinabukasan at pag-asa na si Alonis. Sa Baguio City General Hospital namin dinala si Alonis para masuri. Pero sa psychiatric ward ng naturang ospital na ito, mamamalagi para gamutin. Abangan ang kabuang detalye sa Tutok Tulfo, Erwin Tulfo, News 5. Pare, parang ikaw doon si ano, Piolo. Parang ikaw si ano, Piolo Pascual. Tapos yung tao doon si Noah. Noah. Diba? Si Noah. Anyway, ito ay kalunos-lunos nga po sinapit ni Alonis. Pero kung pag-aaralan ang kondisyon niya ngayon, may pag-asa pa kaya siyang makarecover? Para sagutin yan, makakausap po natin si Dr. Ernie Nepomuceno, espesyalista sa physical medication or medicine and rehabilitation sa Philippine Rehabilitation Institute. Magandang umaga po, Doc Ernie. Magandang umaga po, sir. Yes, sir. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa pool ito po sa TV5. Doc, doon po sa kondisyon ni Alonis na 12 years po siyang nakatalungko lamang doon sa 3 feet yung height at 4 feet lang po yung lapad na kulungan. So, literally po, everyday, 24/7, for the past 12 years, nakatalungko lang po siya. May pag-asa pa ho ba itong na makalakad, Doktor? Sa pagkakita ko po, may pag-asa po naman siguro siyang makalakad dahil hindi naman po spinal cord injury or sa utak ang problema niya. No? Malamang po, hindi mahirap mo muna siyang palakarin dahil meron po siyang mga contractures. Ito po yung mga paniligas ng mga joints at saka mga litid. No? Malamang kailangan i-refer muna siya sa surgery para ma-opera yung mga litid niya at para madiretso yung mga kanyang mga limbs, mga lower limbs. Isa bago po, siya palakarin. Pangalawang katanungan na doktor, 12 Apa? Years nasa... isolated siya, parang doon siya sa barangay. Pero yung pinakamalapit po na bahay doon sa kulungan niya is about, yung kapatid ng bahay niya, is about 500 meters. So literally talaga nag-iisa siya doon sa kagubatan. Ano kaya sir, paano niya na-survive ito? Eh, kung normal ho na tao, siguro baka magpakamatay o namatay na for 12 years na ulan, init, lamig, pagkatapos walang kumakausap, nakakulong ka pa sa ganung kalit na kulungan. What do you think, sir, na the reason why he survived, na nabuhay ito ng ganun katagal? Oh, grabe, hindi ko rin maisip pa Erwin, yung nagawa nila sa kanya, no? 12 years, matagal po 'yon na ano, dahil alam ko pinapakain siya pero yung exposure niya ay limitado, no? Siguro sa normal na tao, malamang masisiraan talaga ng ulo yung taong ginawan niya, no? Pero malamang itong taong to, lalong kung sinabi nilang may pagkukulang sa pag-iisip, ay lalong grumabe yung kondisyon niya sa utak. No? Mm-hmm. Hindi ko alam kung paano niya na-survive ito. Mukhang takot na nga ho siya dyan sa tao, doktor, nung nilapitan ho namin. Eh, ang problema daw kasi ito, ito'y nanghahabol ang tao, kaya kinulong nila. At may pagkakataon, sinusunog niya pa raw yung nanunog ng bahay daw ito. Pero wala naman daw nasunog na bahay. Yun nga lamang kung titignan nyo, pinapakain. At saka yung nakita naman ho ninyo yung kulungan, may mga butas-butas na yun. Ala naman palang kumot ho ito, kundi bagkos yung kanyang jacket na suot-suot. Yun ho, pinagkakasya niya yung sarili niya doon sa panahon ng taglamig at tag-ulan. Doon niya pinagkakasya yung sarili niya doon sa jacket na yun. For 12 years. Grabe talaga yung kondisyon niya. Grabe, no? Pero yung problema niya sa paglalakad ay kailangan matugunan ka agad yan. No? Dapat i-assess siya dahil sa prolonged immobilization ay meron na rin siyang weakness at saka contractures ng kanyang mga binti. Hindi siya pwedeng patayuin ka agad or palakarin ka agad dahil nga sa kondisyon ng mga kanyang mga binti. 49 years old ho siya, 12 years na hindi naglalakad. Bakit parang nung initial na binigyan siya ng initial physical exam nung paramedic, normal ho ang lahat. Normal yung blood pressure, nasa 110, yung kanyang pulse rate,
wala siya mga problema ng mga diabetes o hypertension. Bakit ho ganun, doktor, na immobilize ka for one year, hindi ka kumikilos? Pero despite the fact, 49 years old ka, hindi wala siya mga sakit-sakit. Yung nga lang yung problema yan, hindi siya makalakad. Oo, nakakabilib nga yun, no? Normally, hindi naman siguro magkakaroon, nadadapuan ng mga sakit katulad ng diabetes or ano, no? Siguro, maaari infection, no? Pwede siyang magka-pneumonia dahil sa exposure sa lamig, environment na walang protection, no? Pwede siyang magka-UTI dahil sigurado doon lang siya umiihi sa kulungan. Ng kulungan niya, no? Uh-huh. Pero may mga problema, sigurado may mga problema yan sa dugo katulad ng pagkakulang sa calcium, no? Or yung mga basta sa dugo, no? Sa sanhi ng prolonged immobilization. Mga gaano katagal po kung i-rehabilitate itong si Alonis na makabalik ito sa normal na pamumuhay, makakalakad muli, makakausap na maayos, mga ang tansya ho ninyo? Depende rin po sa problema niya sa contractures ngayon, yung paninigas ng kanyang mga lipid. Kasi kung matitigas talaga yung mga lipid niya, yung mga joints, no, kailangan operahan yun bago ma-idretso yung mga lower limbs niya. Tapos dun lang siya maaring ipalakad. Alright. Kasi hindi naman instantly mapapalakad siya. Alright, maraming salamat po, Dr. Ernie Nepomuceno ng Physical Medicine and Rehabilitation. Thank you po, sir. Okay, good morning. Salamat po. Doon nga pala po sa mga kababayan natin, ang problema kasi Lord Martin at Sean, ang problema ng mga kaanak, kaya rin isa sa dahilan na kinulong na lamang siya doon at plano nila na habang buhay na siya roon, ay wala silang budget na pagpagamot. Yun. Before siya kinulong pala, dinala na siya doon sa Baguio City General Hospital. Nilagay na rin siya sa psychiatric ward. Problema, medyo naubusan ng budget sa gamot. Kailangan pala medisina. Diba libre yun pag pinadala mo sa mental health? Hindi rin eh. Yung kung one year kang inom ng gamot, ganun pala yun eh. Hindi nasagot ng hospital yun. Kaya po, panawagan po ng pamilya ng ni Alonis ay kung nais po ninyong tumulong para sa kanyang rehabilitasyon, sa kanyang gamot, eh maaaring niyo pong i-course through ito sa Baguio City General Hospital o di kaya dito po sa TB5 sa Novaliches, Quezon City. Paano mo sinakay doon sa chopper? Binuhat. Binuhat nila gamit ng buyan. Saan mo pinopoy? Paano sa gitna. Kasi baka magwala raw eh. Pero wala nang kalakas-lakas. Wala nang kalakas-lakas. For the past 2 days pala, candy na lang kinakain. Candy? Asukal. Wow. Papanood ba bukas to? Sa Tutok Tulfo po, alas 5:30 ng hapon, Sabado. After po ng lupit. Yung kabuang storya po nito. Paano namin na-discovery na may taong ganyan nakakulong ng 12 years sa maliit na kulungan hanggang sa pag-rescue at saka abangan niyo po kung ano ang gagawin pa sa kanya ng mga doktor. Balita ko, pag nakapagsalita daw eh. Ha? Sa chopper na. Ano sabi? Sabi daw sa'yo, ganito pala ang chopper. Ha? Okay, bukas lupit, alas 2 ha. Yun. Okay, mula sa kinulong na sa napakaliit na kulungan ginawa para sa mga hayop, punta naman tayo sa babaeng sinilid. Sus, Mario, sir. Sa maleta. Sa maleta naman. Itinanggi ng pamangkin ng pinaslang na babae sa Caloocan na siya ang utak ng pagpatay sa kanyang tiyahin at pagsilid sa maleta ng bangkay nito. Giit ng suspect, ginamit lang daw siya ng totoong mga nasa likod ng krimen. May report ang napakasipag na si Benji Durango. Iyon. Hindi naman po kami minamit po. Sariling pamangkin ni Nerya Salapang, ang babaeng nakitang nakasilid sa isang baleta noong September 25, ang itinuturo ngayon ng pulis na prime suspect sa kaso. Pero sa panayam ng News 5 sa suspect na si Ruby Bacamante, itinanggi niyang may kinalaman siya sa krimen. Ayon kay Ruby, dalawang lalaki pumatay sa kanyang tiyahin na kinilala lamang sa mga pangalang Michael at Nick. Lagi raw pumupunta ang dalawa sa bahay ng biktima sa Good Harvest Village sa Camarin dahil sa binibenta nitong pampaserong chip sa tiyahin. Lunes nung nakaraang linggo, pinatay daw ng dalawa si Nerya sa loob ng kwarto nito, nilimas sa mga gamit at alahas. Si Ruby pa raw ang ginamit ng mga sospek para isanla ang mga ito. Pinapasok ko na po, tapos pagpasok ko po, tinulak po nila ako eh. Tinulak po nila ako. Tapos pumasok po yung Michael sa kwarto. Tapos yung Nick, nasa labas lang siya eh. Inamin din ni Ruby na sinama pa siya nung Sabado ng dalawang lalaki nang itapon ng mga ito ang maleta na pinaglagyan sa bangkay ng tiyahin. Pero hindi raw niya alam kung ano ang laman nito. Mabigat po. Pero nakunong kutuban na po.